Kamusta mga boss? Magandang araw na naman sa inyo. Muli, nandito na naman tayo upang makapagbigay sa inyo ng mga teknik pagdating sa maintenance. So, maintenance procedure upang dun sa mga gustong matuto at magkaroon ng kaalaman tungkol po sa mga maintenance procedure, isa po yung channel ko sa nagbibigay ng pagkakataon sa inyo. Pero syempre, bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, comment at mag-subscribe, lalong-lalo na po pindutin ang aking notification sa downside ng aking video para po update kayo sa lahat ng aking bagong i-upload na video. So maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber, viewer at mga sumusuporto sa ating channel. Ano po? Bibigyan ko po kayo ng isang sagot tungkol po dun sa aircon na installation na una ko pong na-upload dahil marami po doon nagko-comment tungkol po sa wiring at saka sa kung maganda ba gamitin yung plug adapter ng aircon o yung tamang ginagamit na wire para sa aircon. Sa ngayon, wala po tayong safety breaker na may ipapakita sa inyo. At mas maganda sana kung meron. So, tara po. Muli, sana tuloy-tuloy po tayong sumuporta sa ating channel. At kagaya po ng sinabi ko, pag naka 1,000 po ako, subscriber, magbibigay po ako ng giveaway para sa inyo, sa mga subscriber ko. So, umpisan po natin sa aircon na to. Ipapakita ko po sa inyo yung aircon na isa sa mga in-install ko dito sa amin, kung ano po yung itsura nung aircon outlet at saka nung aircon plug. Ano po? So, ito pong video na to, ito po yung magpapakita kung ano po yung itsura nung aircon outlet at saka nung aircon plug. So, marami po kasi dyan ang nagko-comment kung pwede daw gamitin yung adapter. Yung adapter para sa plug ng aircon na yan. Ano po? So, sa akin po, hindi ko kayo bibigyan ng maling connection o installation ng kuryente. Ano po? Ang sa akin po, binibigay ko yung mga proper at eksakto o tama kung meron man pong mali. Ako na po yung humingi ng pasensya sa inyo kung may sa video may mali ko kung ipapakita sa inyo. Lalong-lalong po doon sa mga disclaimer ko, ano po, pasensya na po kayo. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung uri po ng adapter na sinasabi sa akin. So, meron po tayo rito. Ito po yung adapter plug, yung universal. Dahil yung aircon po natin, kung mapapansin nyo, aircon plug natin ay tatlo po ang pin. Yung dalawa po dito at yung ground dito. So, lagi nyo po tatandaan, ito yung line 1, line 2 at saka grounding. Kaya po tatlo yan. Kaya po tinawag na universal adapter. So, meron po kasing ilan na gumagamit at sinasaksak sa normal na plug nang hindi naka-separate yung kanilang aircon outlet. So, medyo risky po kapag gumagamit tayo ng ganito sa akin pong pananaw. Kapag mahinang klase po yung nabili nyo, dahil karamihan po ngayon, hindi na po siya ganun kagaya dati na matitibay po yung mga adapter, universal adapter na to. Ano po? Kasi po, yung aircon plug ay wala pong fuse yung pinaka plug niya, hindi po kagaya ng mga nanggaling po ng ibang bansa na kaya po tatlo yung butas na yon, kasi yung isa po ginagamit po para po sa may connection ng grounding at saka yung part po na merong connection ng live, meron pong fuse. So yun po yung kaya po nagkaroon ng ganito universal adapter.
So, yung iba po gumagamit sa atin ng para sa aircon plug. So, ang maibibigay ko pong payo sa inyo, hanggat maaari, wag na wag po kayong gagamit ng ganitong klaseng adapter, lalo na po yung mga nabibili natin ngayon. Dahil ako na po yung nagsasabi sa inyo, at kahit sino pong technician, o electrician, o aircon technician, siguro, kung tama yung magiging advice sa inyo, at kagaya kong ibibigay na advice sa inyo, wag na wag po tayong gagamit ng ganitong klaseng universal adapter para po sa aircon plug natin. So, dinisign po yung aircon plug natin dahil po para hindi siya masama sa ordinary o regular outlet ng ating connection wiring sa bahay. So, yun po yung safety para po sa inyong connection sa loob ng pamamayo o yung buong installation ng kuryente sa inyong bahay. Ano po? Dahil kung may alam po ang iba at kung meron pong tawag nito, kung meron pong nalalaman yung iba tungkol po sa mga AC natin o aircon natin, kung ano yung tama at o ano yung proper na paggamit, so hindi po dapat ginagamitan ng ganitong klaseng universal adapter yung inyong aircon plug. Kaya po naka-design yung aircon outlet natin para po hindi na po siya maisama sa mga regular outlet natin sa bahay. Kasi po medyo may risk kung sa connection nyo o connection wiring nyo sa bahay may isasama yung aircon nyo. Dahil kapag wala po kayo, in case po na naka-open lang at nakasaksak lang po yung aircon nyo, so may posibilidad na magkaroon po kayo ng problema sa wiring connection o magkaroon po ng sunog yung inyong bahay. So yun po yung isang masasabi ko po sa inyo. Ano po? So ganito po kasi yung papakita ko sa inyo yung outlet ng aircon. So ito po talaga siya. May nabibili po tayong ganito kapag magpapakabit po kayo ng aircon, bibili po kayo ng outlet para sa aircon ng agaya po nito. So nabibili lang din po yan. Alam po ng mga hardware yan na para sa aircon lang po ginagamit yan, para po sa safety ng inyong connection sa bahay. Kaya ko rin po pinalalagyan ng sariling circuit breaker para po hindi po kayo nagkakaroon ng problema sa connection o sa inyong mga circuit breaker na iisa lang yung pinagagamitan ng lahat ng distribution ng nasa bahay nyo. Ano po? So, talaga po dapat meron kayong sariling outlet ng aircon kagaya nito para po dito nyo isasaksak yung inyong AC. Lahat po dapat ng aircon ay may sariling circuit breaker. So, yun po ano, malinaw po sa inyo. At gusto ko lang din pong linawin dun sa nag-message sa akin na number 10 daw yung ginagamit. Alam ko po yun, boss, na number 10 yung ginagamit sa lahat ng aircon natin. Ano po? Lahat po ng ginagamit namin sa aircon outlet ay puro number 10 or number 12. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit magkaiba yung number 10 at saka number 12. So, ito po yung number 10, gauge 10, yan po, yung wire na yan. So, kung mapapansin nyo, ayan, hindi na po kami gumagamit ng solid. So, stranded na po ito. Itong yung anong yan, yung wire na to. So, ganito po kadalasan yung ginagamit namin. Kapag mismong supply ng aircon o kahit saan man po kayo makakita ang number 10. Ngayon po, kapag wala po kayong number 10 na nabili, ipapakita ko po sa inyo yung number 12.
Yeah. Ito po yung gauge 12 ng isa sa pwede nyong paggamitan. Ano po? Ayan. Stranded din po yan, number 12. So, yan, ito pong dalawang to ang talagang standard na ginagamit sa aircon outlet installation. Number 10, kung walang number 10, number 12. Hindi na po kayo dapat lumagpas sa number 12. Dahil pwede na pong masunog yung inyong wire kapag number 14 yung inyong kinabit sa aircon. Ang number 14 ginagamit naman po sa mga pang-ilaw o extension cord. Kung gagamitin nyo ang number 14 installation, hindi po dapat pwede. Dapat number 12 po. Yan po eh para safety sa inyo. Ano po? Yan po yung masasabi ko sa minsan yung mga nag-message sa akin. So, alam po natin yung boss. Mga boss, alam po natin yung standard procedure ng electrical. So, sinasagot ko po ngayon yung ginagamit namin ng mga materials para po linawin sa inyo na ito pong dalawang number na to ng wire ang gamit namin. So, standard po na ginagamit 10. Kapag walang 10, number 12. Hindi na po kayo dapat tumaas doon. So, yan po mga boss. Malinaw po sa inyo. Malinaw din po sa mga gustong matuto na mas maganda pong stranded na ang gamitin yung cable wire. Ayan. Ito po yung number 12. Ito pong cable na to. So, ano po? So, lilinawin ko po ulit. Kung ipapa-install nyo lang din po ng bago, mas maganda na po, huwag na po kayong gumamit ng adapter. Bumili na po kayo ng aircon outlet para po sa security ng inyong wiring installation sa bahay o connection nyo sa buong kabahayan nyo. Yun po eh, payo lamang po ng isang kagayang electrician. Sa ngayon po, siguro, wala kayong masyadong nababalita na sulog, pero kapag kasobrang init po, yung mga wire po, lalo na po kapag solid, mas mabilis pong umiinit. Yun po yung tendency kapag ka-solid po, kaya hindi na po kami gumagamit ng solid. So, pwede niya pong gamitan yung solid kapag magja-jumper kayo dun sa switch, yung mga convenience outlet, yun, tapos yung mga switch natin, pwede po yun para hindi po masyadong maraming wire yung gagamitin nyo. Ano po? At saka, ihabol ko lang din po yung isa na tanong sa akin minsan, sinasabihan na nakikita ko sa message niya. Lagi pong may sariling outlet ang AC po natin. Ano po? Yung iba naman po ay gustong gumamit ng voltage regulator. So, kadalasan po kasi ang alam ko na pwedeng paggamitan ng voltage regulator yung may mga control, yung may control voltage regulator yung minsan nagtatanong sa akin. So, hindi pa po ako nakapag-install na mayroon pong control voltage regulator yung aircon. Siguro, yung iba, alam nila masyado yon yung ganung mga system ng electrical procedure. So far sa amin po, hindi pa naman po ako nakapagkabit, kaya pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mabibigyan ng advice tungkol po dun sa tanong sa akin, dahil lang alam ko po kasi ng mga control voltage regulator na yan ay ginagamit po sa mga ilaw o yung mga electrical merong control, so na pwedeng i-control. Ano po, hindi ko lang po alam kung pwede yan sa AC, kasi may sarili naman pong control yung AC. Kung gagamitin nyo po ng control voltage regulator yung AC natin, siguro gamit po yun kung halimbawa gusto nyo mag-automatic na mamatay yung inyong mga AC siguro, pero hindi na po dapat gamitan ng ganun dahil meron pong sariling breaker yan eh. Kayo na po yung nakakaalam sa mga ganyang procedure, lalo na po dun sa mga talagang gumagawa ng mga ganong procedure. So, para naman po kasi sa akin, hindi ko po nagagawa yung ganong procedure, kaya wala po akong advice na bibigay po tungkol po dun sa
na nagtanong sa akin na kung pwedeng gamitin yung control voltage regulator. So, muli po mga boss, maraming maraming salamat po. At sana po, magpatuloy po kayo sa inyong pagsubaybay sa ating channel upang lagi po kayong manotify sa bawat video yung ina-upload ko. Ano po. At sana, magtuloy-tuloy po itong channel natin upang makatulong sa inyo. At baka magkaroon kayo ng idea kung ano po yung trabaho ng kagaya kong technician. So mga boss, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo sa panonood at pag-subaybay sa aking channel. Thank you very much sa aking mga subscriber. Muli!